Good morning po mga kabadid. Good morning po sa mga kasama po natin online. Paalala po natin para po patuloy tayo napapahalalahanan ng ating pong mga regular and special activities. Every Friday po, Bible study po natin through Pagsisikap Kristiyano. Attend po kayo, try po ninyo mga kabadid. Napakasaya. At higit sa lahat ay nag-aaral po tayo ng banal na kasulatan. So napakainam po niyan. Every Friday po yan. And every Saturday naman, try din po ninyo. Morning devotion po natin dito sa kapilya. Every Saturday naman po, 6 a.m. Ating pong Couples Fellowship, malapit na po. This coming Sunday na po, February 25, 4 p.m. dito po sa kapilya. Kung gusto po ninyong magpa-t-shirt, makipag-ugnayan sa kabataan, 400 pesos per couple. Ano? Tapos ang registration fee po natin ay 500 pesos per couple na rin po yun. Ano, bali 900. Pero kung ayaw nyo naman magpa-t-shirt, wala pong problema ron. Ano, ang importante kayo po yung maka-attend ng ating pong Couples Fellowship this coming Sunday, February 25, 4 p.m. Okay? Next po natin, Deaconesses and Usherettes Meeting and Training this coming February 25 sa Sunday din po. 9:30 a.m. dito po sa kapilya. Sa mga gusto po maging usherettes, yung magagaling umiti, ano, mga madaldal ng konti, ano, ay sama po kayo sa usherettes and training po yan this February 25, 9:30 a.m. Next po natin. Oh, ang ating pong pagbabasa ng Bible, huwag niyo kakalimutan, tayo po'y nasa Genesis 31 up to 35 na po this week. So, meaning, malapit na nating matapos ang Book of Genesis. 15 chapters na lang, kasi ano yan, hanggang 50 chapters ang Book of Genesis. Okay, so ipagpapatuloy po natin ang ating pong serye mula po sa aklat ng Genesis. Today, we are in chapter 5. So ano po ba ang pwede nating matutunan sa chapter 5? Let's find out. So ang Genesis chapter 5 talks about descendants of Seth. Yung lahi po ni Seth. Bagamat binanggit pa rin si Adan sa simula, ano, pero ito ay lahi ni Seth. Kasi una, si Abel walang naitalang lahi. Kasi nga, pinatay siya ni Cain, ang kanya pong kuya. Ano po? Si Cain naman, ibinigay yung kanyang lahi sa chapter 4. Doon sa last part ng chapter 4, hindi na isinama dyan sa lahi ni Adan kasi nga, yung kanyang lahi ay naging evil. Kumbaga sa pelikula, yan ang naging kontrabida, yung pamilya po ni Cain. Ano, kasi nga, murderer si Cain, maging ang lahi niya sumunod sa ganong kalakaran o mga pag-uugali. Sabi nga ng Genesis 4:17, then Cain went out from the presence of the Lord. Umalis, lumayo, lumayas sa harapan ng Diyos. Yan po si Cain. Ano po? Then yung kanya pong descendants, ano po, yung lahi niya sa Genesis 4:23, ang sabi ganito, sinabi ni Lamech, sa dalawa niyang asawa, dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Sila, mga asawa kong giliw, may pinatay akong isang kabataan. So talagang murderer, itong mga lahi nitong si Cain. Ano po? So napalayo sa Diyos ang tao dahil po kay Cain. Pero muling ibinalik ito sa pamamagitan ni Seth, yung sumunod na anak, nitong si Adan at Eva. Sabi ng verse 25 to 26, muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak na isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain at ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Before, nung si Adan at Eva, kapiling nila ang Diyos. Dahil nagkasala sila, pinalaya sila. Muling nagbalik ang tao sa pagsamba sa Diyos through Cain and Abel. Ang problema, yung kay Cain, hindi tinanggap, yung kay Abel tinanggap. So, ang ginawa ni Cain, dahil nagagalit siya, naiinggit siya, nag-alab ang kanyang puso, pinatay niya ang kapatid niya.
si Cain ang natira, so si Cain naman ang kanyang lahi, hindi na sumasamba sa Diyos. So muling bumalik ang pagsamba at pagtawag nila sa Diyos sa next generation. At ito po yung kay Seth. Ano po? Kaya ang tao muling na ibalik sa Diyos sa kanyang pagtawag at pagsamba sa ating pong Panginoon. So then ipinakita sa chapter 5, sino-sino yung lahi ni Seth na muling tumawag at sumamba sa Diyos. So titingnan nating mabuti Genesis chapter 5 verse 1 up to the following. Babasahin ko po ngayon para sa inyo. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niyas na lalaki at babae. Matapos pagpalain sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki. Namatay siya sa gulang na 930 taon. Si Seth ay 105 taon nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 912 taon. 90 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905 taon. Si Kenan naman ay 70 taon nang maging anak si Mahalel. Nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 910 taon. 65 taon si Mahalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalel ng 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 895. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Methusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya sa 365 taon at sa buong panahong iyon ay nabuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Methusalem ay 187 taon nang maging anak niya si Lamech. Nabuhay pa si Methusalem ng 782 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 969 na taon. Si Lamech naman ay 182 taon nang magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupang ito ay isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay pa si Lamech ng 595 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 777 taon. Si Noe na may 500 na nang maging anak niya si Sem, Ham at Japhet. Kapag ganito ang binabasa sa Biblia, we usually skip. Ano ha? Ni-skip yan. At naniniwala ako, in-skip nyo yan. Kaya talagang binasa ko para sa inyo. Ano? Alam ko, sabihin yung hindi. Ano? Ini-skip ang ganyan eh. Pag mga saling lahi na, naku po, ini-skip yan. Sinadya ko talagang basahin para sa inyo. At nang maintindihan nyo, yung descendants, genealogy nitong si Seth. Ano po? Kasi pag ganito ang binabasa, iniisip natin parang wala ka namang makukuhang lesson. Diba? Wala ka namang makikitang aral. Basta nang binanggit-banggit yung mga lahi nila. Pagkatapos sasabihin natin, ang hirap namang tandaan, ganito, ganyan-ganyan. Kasi mahirap tandaan ng mga names, mga edad, diba? At kung sino-sinong mga saling lahing ito. So ganun ang iniisip. Kaya we skip. Diba? Pero alam nyo mga kapatid, pag binasa nyo yung Genesis chapter 5, ma-appreciate nyo na
ang ganda-ganda pala ng lesson itinuturo sa atin. Sa anong itinuturo sa atin ng Genesis chapter 5 as we reflect it? Number one, people live longer before. Ang haba-haba pala ng buhay ng tao dati. Di ba napansin niyo mga kapatid? Umaabot sila ng 900 plus. Imagine that mga kapatid. 900 plus, gaano kahaba yun? At hindi yun ha, yung 900 plus nilang yan, yan pa lang yung old age. Yung halimbawa 700 sila, hindi pa yun uugod-ugod. Malalakas pa yan. Oh, nanganganak pa yan. Ano? Imagine yun, 900, nanganganak pa. Aba, grabe. Diba? Kasi nga siguro, dahil nga ang plano ng Diyos, diba? Sabi niya, humayo kayo, kalatan niyo ang buong lupa. So, kayo, para makalatan ng buong lupa, kailangan humaba ang buhay nila at mag-anak sila ng mag-anak. Kaya dumami ng dumami ang tao during that time. Ang problema, dumadami, pasama naman ng pasama. Yun ang nangyayari sa kanilang panahon. Pero ang haba-haba ng buhay, pansinin niyo yung buhay nila mga kapatid. Si Adan, 930. Si Seth, 912. Si Enos, 905. Si Kenan, 910. Si Jared, 962. Si Methusalem, pinakamatandang taong nabuhay sa mundo, 969. Yan ang ibe-break nating record. Ano? Sinong gustong i-break ang record na yan? Ano? Yan yung hawak niya ang Guinness World ano? O record. O, yan ang ating ano ha? Yan ang goal. Kailangan maging 970 kayo. Tingnan mo nga katabi mo, kaya bang umabot ng 970 niyan? Ilang milyon ang tatanggapin ni Methusalem kung ngayon siya nabuhay? Di ba? 9 million yan. Kasi kada isang daang taon, di ba? 1 million ang tatanggapin. O, 900 siya. O, de, 9 million yung tatanggapin niya. Ano? Napakarami. Ang haba-haba ng buhay. Sa pamilya nila, ang pinakabata, si Enoch. 365. Bagamat hindi namatay si Enoch, kasi kinuha siya ng Diyos, because he walked with God, kinuha siya ng Diyos, nalugod ng Diyos. Kasi most probably, iniisip ko, ba't siya kinuha? Kasi polluted yung community. Diba? Kaya nga sa chapter 6, gugunawin na ang mundo eh, sa panahon ni Noe. So polluted ang community, ayaw niyang mahawa na itong si Enoch. Kinuha na. Diba? Ganun ang ibig sabihin. So 365, pero kung hindi kinuha yan, 900 din niyang paniyak. Aabot din ng 900 yan. Kasi yan ang buhay nila. So ang life expectancy noon sa descendants of Adam and Seth is 900 plus. Pero hindi nagtagal, pinababa din niya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Eh, laganap ang kasamaan eh. Malakas ang impluensya ng pamilya nitong si Cain. So napollute ang community. So ang ending sabi ng Diyos sa Genesis 6 verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko na ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi na siya lalampas ng 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig. From 900 plus, biglang bagsak ng 120. Grabe naman yung ano, ang agwat, ano, naging 120 na lang. Dahil sa kasamaan ng tao. Paglipas pa ng mga taon at saling lahi, sa panahon ni David, ano ang kanyang naging reflection? Kasi yun ang nakikita niya eh. Ang reflection niya sa Awit 90 verse 12, buhay nami umaabot ng 70 singkad, kuminsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay nami puno ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. So binawasan pa, naging 72-80. So ang average age ng tao, life expectancy niya sa kanilang panahon, 70. Pero pwede kang umabot ng 80 kung malakas ka. Kung malusog, maganda ang lifestyle mo. Pero sabi niya, pag umabot ka ng 80, puro dus at hirap na yan. Kasi mabigat na yung sitwasyon mong yan, 80. So sabi po ni David, ano po? Kaya pag tinignan natin, ayon naman sa pag-aaral ngayon, noong 2022,
Ang buhay naman ng tao, mas umiksi sa atin, sa panahon natin, sa mga Filipino. Noong 2022, ang life expectancy pala ng mga Filipino, 69. Tignan niyo ang pagbaba, ha? Sa number one, tignan niyo, ibaba natin, 900 plus, ganyang kahaba ang buhay ng tao. Sa kasamaan, ginawang 120 na lang. Tapos sabi ni David, 70 to 80, at paglipas pa ng mga panahon, 69. Kaya biruin mo, kare-retire mo pa lang, magbibilang ka na lang ng 9 na taon. Tiyan mo, katabi mo, baka nag-retire na, sabi mo, may 9 years ka na lang. Oh, kakaunti na pala ang itatagal natin. Siyempre, hindi naman lahat yan. Ano, yan yung, ano, yung pagtataya, ano po, sa kalahatan. Ano po, ganyan lang talaga aabot ang buhay ng isang tao, ng isang Filipino. 69, napakaiksi. Napakakonti pala talaga ng buhay natin sa mundong ibabaw. Bakit kaya mahaba ang buhay nila noon? Maraming rason, maraming dahilan. Sabi ko nga, maybe dahil nga ang purpose ng Diyos is kalatan ng buong lupa. Kaya kasi kung kakalatan nila ang lupa, dadalawa lang sa Eva at Adam, paano nila gagawin yon kung ang buhay nila ay 70 lang? Ilang anak lang ang magagawa nun? Eh kung 900 plus sila, aba, maraming at sangkatutak ang magiging anak niyan. Diba? Talagang napakarami, magiging palaanakin sila. Tapos naging 120, 70, tapos naging 69. Ganun na lang kababa. Bakit kaya mahaba ang buhay nila nun? Isa sa pinakamalalim na dahilan, kinakain nila. Ano bang pagkain nila noon? The original food of man o humankind na pinakita natin last message natin? Fruits and vegetables. At hindi basta prutas yun at gulay. Fresh. Mga sariwang gulay at sariwang prutas. Walang kemikal. Hindi katulad ngayon, tatlong buwan na ang mansanas, hindi pa nalalanta. Pag kinagat mo, ang lutong pa, ano? Tatlong buwan na yun. Ano? Di ba? Bakit? E di, maraming preservatives na yun. Ang dami ng mga nakatarak sa kanya kung saan-saan na binabad yan para makarating sa atin sa Pilipinas at tayo naman pag kumain yan ay sarap na sarap. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. Ang mga kinakain natin, puro instant, puro preservatives. Di ba? Ang sarap mong kumain, lalo na yung pagkain mo, kakaunti lang o walang karne pero nilagyan mo ng seasoning pero ang sarap-sarap niya kasi punong-puno siya ng kemikal. Ano? Ganyan ang mga pagkain natin. Kaya ang buhay natin umiksi ng umiksi. Kaya alam niyo, napakabuti nga ng Diyos eh, sa tao. Alam niyo ba ang mga ipinagbawal ng Diyos na kainin sa Old Testament? Mga pagkaing pampabata. Oh, take note that ha. Ang mga ipinagbawal ng Diyos sa Old Testament sa mga Israelites na kainin, mga pampabatang pagkain. Ano-ano mga pampabatang pagkain na ipinagbawal ng Diyos? Una-una dyan yung baboy. Pinagbawal ng Diyos yan sa Old Testament. Ano po? So bakit? Eh kasi masarap ang baboy, pero di ba, delikado rin yun. Kung araw-araw ka magbababoy, eh talaga namang ha-high blooding ka niyan, mamamatay ka. Agad-agad, ano po, mga isdang walang kaliskis. O, mga pinagbawal yan. Alam niyo kung bakit ipinagbawal ang mga walang kaliskis? Kasi vulnerable sila sa mga parasites and mga diseases na ipapasa dun sa taong kakain. Eh, masasarap yan. Diba? Ano ba mga walang kaliskis? Kanduli na napakasarap sa ano, adobong gata. Ano, sinigang sa misu. Ayan, ano, masasarap yan. Ano. Pero vulnerable daw sila sa mga parasites, sa mga diseases, kasi wala silang panglaban. So ang ending, kung magkakaroon ng tama yung isda, ipapasa niya dun sa kakain. Sa ganun ang nangyayari. Di ko sinasabing bawal kumain, masarap yan. Ano, kainin lang ninyo ng kainin. Ano, wag lang kayong magsaba-sabay. Ano, kailangan isa-isa lang ang tatawagin ni Lord. Ano, mahihirapan naman ako kung sabay-sabay. Ano? Pero ang point natin, mga kapatid, ipinagbabawal talaga ng Diyos yun eh, sa kanilang panahon. Kaya ang bait-bait ng Diyos eh, tsaka yung mga pagkaing pumupula, pinagbawal yan ng Diyos eh.
O ano ba mga pumupula? Yan yung mga mga putok-batok na pagkain, mga pumupula. Hipon, crab, di ba? Et cetera, et cetera. Di ba? So, mga masasarap talaga yan. At higit sa lahat, alam nyo kung anong pinagbawal? Taba. Hindi yung katabi mo, ha? Yung taba ng ano, hayop. Ano? Leviticus 7 verse 22 to 24. Nag-utos ang Panginoon kay Moises, sabihin ito sa mga taga-Israel, huwag kayong kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ang taba ng hayop na namatay o pinatay ng ibang hayop ay maaari ninyong gamitin sa anumang nais ninyo, pero huwag niyong kakainin. Verse 2 and verse 7, ang lahat ng taba nito ay ibubukod at iahandog. Taba ng buntot, tabang bumabalot sa lamang loob, ang dalawang bato at ang mga taba nito, ang taba ng balakang, ang taba ng bumabalot sa atay, lahat ng ito'y dadalhin sa altar na susunugin ng pari bilang handog na pambayad sa kasalanan kay Yahweh. Napansin niyo, lahat ng taba, kinukuha ng Diyos. Ang sabi niya, lahat ng tabang yan, sunugin nyo, ihandog nyo sa akin. So anong matitira? Laman. O di, yung laman inyo. Pero yung taba, sabi ng Diyos akin. So ang bait ng Diyos, ano, ayaw nyo kumakain tayo ng taba. Kasi alam naman natin ang taba, yan yung cholesterol, nagpapasakit sa puso, at kung ano-ano sa ating katawan. Ang problema, yan ang masarap eh, yung taba. Ayaw, pag gagalaw-galaw siyang ganon, naku po. Diba? Galing sa sinigang, pag sinandok mo, talaga namang enjoy na enjoy yung iba sa ganyang mga pagkain. Pero, yan yung nagpapaigsi ng buhay ng tao. From 900, imagine that, to 69, anong rason ba't ganun bumagsak? Kasi sa kinakain natin. Because food we eat makes us healthy or unhealthy. Nagkakasakit tayo sa bato, sa puso, sa atay, sa baga. Nagkakadiabetic tayo. Anong dahilan? Dahil sa kinakain natin. Biglang hindi ka makakalakad, tumaas ang uric acid mo. Bakit? Dahil sa kinain mo. Yung mga pagkain natin yan, ang nakasisira ng ating katawan at nagpapadali ng ating pong mga buhay. Pero tatandaan nyo, masarap naman kasi talagang kumain. Diba? Pero yun nga lang, talagang yan ang magpapadali ng ating pong mga buhay. Daniel isa, walo hanggang sumusunod. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari. Dahil dito, lumapit si Daniel sa baha sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay niyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin niyo kami ng mga kasinggulang naming pinakain ninyo sa pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog. So pinakakain sila ng pagkain ng hari. Siyempre, pagkain ng hari, anong naroon? Lechon, crab. Diba, lahat ng mga putok-batok naroon. Pagkain ng hari yun eh. Sabi ni Daniel, aba, bawal po sa amin yan. Ang ibigay niyo po sa amin, yung healthy food lang. Ang diet nila, napakaganda. Vegetable and water. Tubig lang at gulay ang ibigay niyo sa amin. Ngayon, tingnan ninyo kami na pinakain nyo ng mga putok-batok at pinakain nyo ng gulay at tubig. Pagparisin nyo kami after 10 days, tingnan nyo kung anong makikita nyo. Pinagparis nga after 10 days. Yung mga pinakain ng pagkain ng hari, mga high blood. Hindi makalakad kasi may gout. Hindi tuloy mapakinabangan. Hindi makalakad. Dahil sa mga kinain nila. Samantalang sina Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, malulusog sila. Maiinam, magaganda ang kanilang katawan. Kaya talagang gulay at prutas at tubig pa rin ang best diet. Diba? Makakatulong yan para maging malusog tayo at para hindi agad-agad bawian ng buhay. Number two, people live, people die. Yun lang naman ang lesson ng chapter 5. Napansin nyo, nabuhay si Adan, namatay. Nabuhay si Methuselah, namatay. Nabuhay si Enos, namatay. Ganun lang ang buhay. People live, people
die. Bagamat long life ang buhay nila noon, pero kahit gaano kahaba, may end pa rin iyon. Dahil ang truth na dapat matutunan natin palagi, ang taong buhay ay mamamatay din. Sabi mo sa katabi mo, with feelings, mamamatay ka rin. Pagkakataon mo na yan. Baka nalilibang kasi tayo. Akala natin panghabang panahon tayo sa mundo. Ang tao kasi, di ba, pag maganda ang buhay, maraming pera, malusog ang katawan, akala niya panghabang panahon niya sa mundong ibabaw. Kailangan napapaalalahanan tayo na hindi tayo pang matagalan dito. Sasandali ang buhay niyo. Imagine niyo, 69? Kung ilalagay natin sa panahon natin at kung gawin nating literal yan, ilang taon na lang kayo? Ilang taon na lang tayo? Ang iksi-iksi na lang. Napansin nyo? Eh, sasayangin pa ba natin? Kakaunting buhay na lang ang natitira sa atin. Diba? So, ayusin na natin ang ating pong mga buhay. So, yun ang katotohanan. Bunga kasi yan ng kasalanan ni Eva at Adan. Diba sabi ng Diyos sa kanila, huwag nyong kakainin yung nasa gitna. Kasi pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Yung iba, lahat ng yan, sabi niya, kainin nyo, huwag lang yan. Eh, antigas ng ulo, kinain. Pumasok ang kamatayan ngayon. Kaya ang tao nagkaroon ng kamatayan. Bagaman siyempre, hindi tayo nagmamadali. Pero kung yung kamatayan, nariyan na sa ating tabi, ano po, eh atin na pong yakapin ng buong higpit, ano po, at tanggapin natin dahil yan naman talaga ang katotohanan ng buhay natin na ang taong ipinanganak at nabuhay ay mamamatay din. Hindi pwedeng buhay ka, ipinanganak ka, hindi ka mamamatay. Walang ganun. Lahat po tayo mamamatay. Pero yun nga, ang problem sa buhay natin, hanggang ngayon kinatatakutan pa rin natin ng kamatayan. Tinalo na yan ni Jesus. Bakit ngayon takot na takot pa rin tayo sa death? Alam, merong dalawang klase ng pagkatakot sa kamatayan na yun. Tinatawag nilang unhealthy fear of death. Ito yung hindi malusog na pagkatakot sa kamatayan. Yung takot na takot kang mamatay, hindi mo tuloy ma-enjoy ang buhay. Diba? Takot kang mamatay kaya hindi ka kumakain ng mga kung ano-anong masasarap na pagkain. Hindi mo tuloy ma-enjoy ang buhay. Diba? Natatakot kang mamatay. Lalo na noon, yung sumasabog ang mga bus. Walang gustong sumakay ng bus. Walang gustong umuwi ng probinsya. Walang gustong umuwi kung saan. Kasi ang tingin nila, sasabog lahat ng bus. Nung merong mamatay sa milk tea, ayaw nang mabumili ng mga milk tea. O, kasi baka mamatay din sila. Ano? So, hindi na-enjoy tuloy ang buhay. Sabi nga ni Giovanni Falcone, he who doesn't fear death only dies once. Ang taong hindi natatakot mamatay, isang beses lang mamamatay yun. Pero yung takot mamatay, araw-araw namamatay siya. Kasi hindi niya na-enjoy ang buhay na pahiram ng Diyos sa kanya. Kailangan na-enjoy natin yan. Pero meron kong tawaging healthy fear of death. Yung bang bumabait dahil mamamatay na. Merong ganyan, ano, pagpakiramdam mo. Alam mo, nagkasakit ka, tapos maalam mong malubha ang sakit mo. Naku, lahat ng may kasalanan sa'yo, pinatawad mo na. Pinatawag mo lahat ng mga may kasalanan at nakikipag-reconcile ka, humingi ka na ng tawad. Maganda ang naging resulta. Diba, nung tinatawag na pagkatakot sa kamatayan. So why people are afraid to die? Kahit ito'y realidad, bakit maraming tao pa rin natatakot sa kamatayan? Sabi ni Sigmund Freud, it was not actually death that people feared. Hindi naman talaga yung kamatayan ang kinatatakutan ng tao eh. Merong higit pa roon. Merong mas malalim na dahilan kung bakit natatakot ang tao sa kamatayan. Ano yun? So what are the usual reason why people are afraid to die? Una, natatakot sila doon sa tinatawag na cause of death. Di ba yung cause of death, mahirap yan eh. Ano? Kayo ba, ano ba? Kasi tayo bilang tao, ang gusto nating cause of death, death is yung painless. Ano? Yung walang kasakit-sakit. Ano ba yung painless na death? Nahiga ka, natulog ka, hindi ka na nagising. Painless. Di ba? Pero alam naman natin, hindi ganun. Merong mga nasasagasaan ng sasakyan, namatay, may namatay sa sakit, ang daming mga tinuhog na mga tubo sa'yo, pero mamamatay ka pa rin. Diba? Pinapangit ka lang mamatay. Ano? Pero ang ending, mamamatay pa rin. Diba? Ayaw natin yung ganung mga
uri ng kamatayan, mas gusto pa rin natin yung painless. Kaya natatakot ang tao doon sa pwedeng mangyari sa kanya. Another, natatakot ang tao doon sa kamatayan dahil baka sa impyerno siya pumunta. Eh, nakakatakot talaga yan. Alam niyo kung bakit talaga natatakot ang tao mamatay? Kasi hindi siya sigurado kung saan siya pupunta. Kayo ba? Sure kayo kung saan kayo pupunta pag namatay? Sure ba kayo? Sa langit ba kayo pupunta pag namatay? Oh, parang hindi sure yung iba eh. Ano? Tiyo mga katabi mo, sa langit ba ang punta niya? Oh, mukhang hindi po. Ano? Oh, dapat sure tayo. Alam mo, importante na sure tayo kasi hindi nyo katatakutan ng kamatayan pag sure kayo. Tingnan nyo si Apostle Paul. Filipos 1:22-24. Ngunit, kung sa pananatili kong buhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Nalilito si Pablo, tulungan naman natin. Sabi niya, nalilito ako ngayon, naguguluhan ako kung alin ang aking pipiliin. Ang mabuhay pa o mamatay pa? Mamatay na. Bakit? Sabi niya, kung ako'y mananatiling buhay, it is good for you. Kasi marami pa akong magagawang ministeryo para sa inyo. Pero pag ako'y namatay, sabi niya, it is good for me. Kasi makakasama ko na si Kristo. Kaya sabi niya, nalilito ako. Kayo ba nalilito? Anong gusto niyo? Nakakalito ba? Ha, hindi po. Gusto ko ba po yung mabuhay pa? Ano? Walang nakakalito rin eh, di ba? Pero si Pablo sabi niya, nalilito ako, alin ang pipiliin ko? Alam niyo kung bakit? Kasi para sa kanya, parehong mabuti. Parehong makakabuti. Kasi alam niya kung saan siya pupunta kahit mamatay siya. Pupunta siya kay Kristo, doon sa langit na bayan na ihanda para sa kanya. Di po ba? Maraming tao natatakot sa kamatayan dahil sa mga maiiwanan. Una, maiiwanang mga mahal sa buhay. Alam nyo, nakakatakot lang na mamamatay pag ang mga anak mo maliliit pa. Mga bata pa. Kasi mahirap iwan ng mga anak. Lalo na kung wala, di ba, kung biglang mawawala tayo, paano sila? Sino mag-aaruga sa kanila? Eh, usually, mga tita, tito nilang mga maldita at maldito. Ano? Minsan ganun kasi napapanood ko sa pelikula. Eh. Ano, aalipinin yung anak mo. Eh, di, alagaan mo sarili mo para di ka mamatay agad. Ano? At hindi mapariwara ang mga anak mo. Kasi ganun ang nangyayari, mga kapatid. Kaya maraming mga magulang, di ba? Ano ang kanilang mga wishes lang sa sarili nila o mga prayer nila? Sana po, mapagtapos ko lang ang mga anak ko sa pag-aaral. Diba? Magkaroon sila ng magandang buhay. Lord, pwede mo na akong kunin anumang oras pag ganun. Diba? Ganun ang nangyayari sa... Kasi yun lang ang gusto natin. Maging stable sila, maging okay sila. Kasi alam natin na kapag ganyan pa ang sitwasyon nila, tsaka tayo kinuha, masakit para sa kanila yun. Mahirap yun. Pero kung ang tatandaan ng mga anak nyo, may mga sarili ng buhay, tapos 70 na kayo, 80, 60... kotang-kota na kayo, natatakot pa kayong mamatay, hindi na normal yun. Di ba dapat din na kayo natatakot? Hindi ko sinasabing magmadali tayo. Ang sinasabi ko lang, hindi nyo na kinatatakutan. Kasi alam naman ninyo kung saan kayo pupunta at alam ninyong natapos na ninyo ang dapat nyong gawin. Ganun ang ibig nating ipaunawa. And of course, natatakot tayo para sa mga maiiwan nating ari-arian. Baka maraming ari-arian kayo kaya natatakot kayong mamatay. Kasi mahirap iwan ang mga ari-arian eh. Biro mo, nag-ipong ka, nagpagal ka ng todo, ang dami mong inipo, tapos iiwan mo, sino mag-i-enjoy nun? E de iba. So kaya nakakatakot, nakakalungkot. Ang tao natatakot sa kamatayan dahil sa pagnanais niyang mabuhay pa ng matagal. Tayo naman talaga, yan ang wishes natin eh. Yan ang prayer natin, to live longer. Ang tayo mabuhay pa ng matagal. In other words, we are not ready to die yet. Ito ang punot dulo ng lahat kung bakit natatakot ang tao sa kamatayan kasi hindi pa siya ready. Kaya napakahalaga, nagiging handa tayo sa kamatayan eh. Kasi wala naman tayong magagawa. Sabi nga ng chapter 5, nabuhay, namatay, nabuhay, namatay, nabuhay, namatay. So tayo'y nabuhay, mamamatay din tayo. Wala tayong magagawa dyan. So how to overcome this fear of death?
accept that death is cannot be avoided. Kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan yan. Hindi natin ma-avoid yan. Kahit magtira ka ng 1,000,000 para sa katawan mo, pinakamagaling na doktor ang kunin mo, anything, anyone, diba? Hindi natin kayang pigilan yan sa buhay natin. Halimbawa, maraming mga sakit, kaya nang gamutin. Pero ang kamatayan, hindi yan nagagamot. Walang vaccine para hindi mamatay. Diba? Nakakita na ba kayong vaccine pa anti-death? Wala. Pwede siguro anti-aging. Pero anti-death, wala pa. At hindi sila makakadiscovery niyan. Kasi nga ang tao talagang mamamatay. We cannot avoid it. Sabi ng Hebrews 9:27, and just as its person is destined to die, it is destined. Ito'y itinalaga. Ito ay nakadestino. Ito ay nakatakda sa bawat isa sa atin na tayo raw po ay mamamatay. Ecclesiastes 8:8, none of us can hold back our spirit from departing. None of us has the power to prevent the day of our death. Walang sino man ang pwedeng pumigil ng araw ng kanyang kamatayan. Kaya sabi nga lagi ng mga kasabihan natin, di ba, pag oras mo na, wala kang magagawa ron. Pag dumating ang kamatayan sa iyo, maging sino ka man, mamamatay at mamamatay ka. Hindi mo yung kayang pigilan. Eh bakit mo katatakutan? Hindi mo pala kayang pigilan. Nagwo-worry ka palagi. Di ba? Mamamatay ako. Actually, sabi nga ni Jesus sa Matthew 6:27, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Dahil ba sa iyong pag-alala, nadadagdagan ba ng 1 oras ang buhay mo? Of course not. Baka lalo pang nababawasan yon. Kasi nga, nai-stress ka, natatakot ka, lalo tuloy nababawasan ang buhay mo sa mundong ibabaw. Another, accept that death is part of God's will. Tanggapin natin ang kamatayan, parte ng kalooban ng Diyos. Sabi ng Ecclesiastes 3:1 and 2, there is a time for everything, di ba? Under the heaven, ano yung oras na yon? A time to be born and a time to die. Ang taong ipinanganak ay mamamatay din. Kasama yan sa kalooban ng Diyos. So kung ngayon nagbe-birthday tayo, nagse-celebrate tayo ng birthday, ipinagse-celebrate ang birthday natin, sinusurprise tayo sa birthday natin, sa susunod, ang ise-celebrate nila ano? Death day naman. Yan naman ang susunod na ise-celebrate nila. Kasi nga, ang taong may birthday, may death day din. Hindi lang natin alam kung kailan, pero magaganap yon. And accept that death is necessary. Kailangan siyang mangyari. Why? Because our body is not designed to last. Hindi yan panghabang panon. Kaya napansin nyo, habang tumatanda tayo, nagkakaedad, marami ng masakit, marami ng nalalaga sa buhok, sa ngipin. Diba, paubos na tayo ng paubos. Pero mo, paisa-isa tayong umaalis. Yung ngipin mo, nauna na. Yung buhok mo, nauna na. Sa susunod, ikaw na. Diba? Ganun lang naman yun. Tingnan nyo, yung balat natin, lumalawlaw, hinahatak ka na ng lupa. Tas nag-aamoy lupa ka na. Eh talaga namang papalapit ka ng papalapit. Kasi galing ka sa lupa. Genesis 1:19, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok, eh di ba balik ka rin? Yun ang balik mo. O tingnan yung galing nyo. Lumalawlaw na ba? Pag lumalawlaw na, naku, minamagnet ka na. Magsisi ka na. Pag medyo buho pa ba, matagal-tagal pa to, ano? 'Di ba? Hinahatak ka na eh. Oh, kailangan ihanda natin ng sarili natin. Actually, ang totoo, magpasalamat pa tayo sa Diyos dahil mamamatay tayo. Thank God there is death. Kasi imagine niyo kung walang death. Mahirap 'yon. Diabetic ka, pinutulang ka ng paa, ng kamay, ulo ka na lang, buhay ka pa. Imagine niyo yon. Gusto niyo yon? Mahirap yon. Kaya kailangan talaga nating mamatay. Kaya salamat sa Diyos, mamamatay tayo. Ulitin ko, hindi tayo nagmamadali. Pero kailangan siyang tanggapin. Kasi magaganap siya sa buhay natin. Actually, death will set us free. Yan ang magpapalaya sa atin. Lalaya tayo sa katawang ito na puno ng dus at hirap. Sabi nga ng Revelation 21:8, di ba? 21:4 rather, sabi niya, wala ng luha, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng dusa, wala na ang lahat. Oh, wala ng sakit doon, wala ng cancer doon, wala na yung nararanasan nyo ngayong hirap doon.
Wala nang init doon. Sa maginawa't maganda na. So, pinalalaya na tayo pag tayo'y namatay. Kaya yung mga namatay nating mga kapatid, mga anak ng Diyos, yan po'y malaya na sila. Ang ganda-ganda ng sitwasyon nila compare sa atin. Diba? Kasi nga tayo, mga kapatid, we become imperfect. Nung likayin tayo ng Diyos, perfect tayo. Pero nung pumasok ang kasalanan, nasira na ang tao. Kaya sabi ng Ezekiel 28:15, you were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. Pero pumasok ang kasalanan, naging wicked ka, so ang ending, nagkaroon ng imperfection sa buhay mo. Lalaya lang tayo from this imperfect body when we die. Pag tayo namatay, sabi ng Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returned to God who gave it. Yung kaluluwa natin babalik na sa Diyos. Yan ang magaganap. So death is our door to heaven. Yan ang tanging pintuan natin para tayo po ay makapunta sa langit. Kasi itong katawang ito, hindi pupunta ng langit yan. So kailangan mong mamatay para magtuloy ka sa eternal life. Doon sa buhay na walang hanggan. So plan your death now. Planuhin na ninyo. Tanong yung katabi, may plano ka na ba? Anong gusto mong kanta? Ha? Tanong mo na. Malay mo, bigla-bigla yan sa susunod, di ba? Alam mo na ngayon kung anong gusto niyang kanta. Ano? Anong gusto nyo? Nagla-line up na kayo ng mga songs. Ano? Nagla-line up na kayo ng ano ba ang pagkain sa unang gabi? Ano? Sopas at puto. Ano? Pangalawang gabi, goto at ano ba? Pangatlong gabi, siyempre, pag last night, bongga yan, ha? Ano? Ano ba pang last night? Ano? Kanin at ulam na, ano? Pang last night. So, kailangan pinaplano yan, mga kapatid. Yung kamatayan. Kumukuha na kayo ng... Kayo ba may mga ano na? May mga tawag doon? Plan na? Kuha kayo sa akin mamaya. Nag-ano ako, nag-aahente ako. Joke ha, baka kala niyo. kuha kayo, kasi importante yan. Kasi masakit mamatay, pero mas masakit kung hindi ready. Kasi mahal mamatay. Kami mga tagapangaral na ninyo sa Rizal, alam niyo, marami na kaming ano, meron na kaming tapos na dalawa, kumukuha ulit kami. Walang gumamit. Walang gusto. Sabi ko kasi ako okay lang hulog ng hulog. Kayo na muna gumamit. Ano? Meron na kaming dalawang tapos. Ano? Tapos kumukuha ulit kami. Ano? Kasi gusto namin ng mga tagapangaral, pag namatay, hindi sila pinuproblema. Ano? So ang ganda-ganda ng aming samahan. So meron kaming mga ataol ng nakalaan. Ano? Bukod pa yung abuloy na ibibigay. Ano? Grabe yung aming samahan na ito. Kakatuwa. Sabi ko naman, kayo lang, ako nang bahala sa inyo. Ano? ako yung magsusupport. Ano? Walang problema. Pinaplano kasi yon. Tayo, may simenteryo tayo. Bagamat paubos ng paubos ang lupa. Diba? Kaya kayo, pag naglilibing room, pumunta na kayo. Sabi nyo, eto'y akin na. Ganyan. Ano? Magtanda na kayo ron. Pero, huwag nyong babakuran. Hindi inyo pa yon. Hanggat hindi pa kayo namamatay. Gusto nyo lang doon. Ano? Pero, entayin nyong mamatay. Pag vacant pa siya, doon kayo. Ano? Ganun ang gagawin ninyo. Ano? Ngayon, kung gusto na ninyong magtanda, eh, pag-pray na natin. Ano? Nakunin na kayo at nang mailagay na kayo roon. Ano? Ganun ang ibig sabihin. So, pinaplano kasi yan. Ano? But more than that, plan for your eternal life. Maganda na pinaplano ang burol, ang libing. Mahinam yun. Pero yun, pandito lang. Ang higit nating pinaghahandaan, yung eternal life natin. Yung buhay na walang hanggang. Why? Kasi, according to the statistic, 69 lang tayo sa mundo. Pang 69 years old lang tayo. Statistic yan ha. Hindi ko sinasabing talagang 69 lang. Ano? Ang point natin, sasandali ang buhay. Diba? Compared to eternity. So masyado nating pinaghahandaan ang pang 69 years old.
pang 69 years natin sa mundo, masyado nating pinagandaan pero hindi natin pinagandaan yung eternity. Yun ang malungkot. Yun ang dapat higit nating pagandaan. Ang dami nating inubos na pera, inubos na oras, inubos na sandali, para lang sa pang 69 years mo sa lupa. Pero yung eternity, na neglect natin. Yun ang higit dapat natin binibigyan ng pansin. So plan for your eternal life now. Why? Because heaven is a place for people who believe in God. Like Enoch. Hindi niya naranasang mamatay kasi kinuha siya ng Diyos. Why? Because he believed in God. He walked with God. He walked to God. He walked for God. He walked in God. Not away from God. Ang malungkot kasi maraming tao, lumalakad, papalayo sa Diyos. Dapat ang paglakad natin, papalapit sa Diyos. Para kung tayo po ay mamatay, alam natin, katulad ni Enoch, kukunin tayo ng Diyos, dadalhin tayo sa kanyang bayan. Tumayo tayong lahat mga kapatid. What is the point of Genesis chapter 5? This is the main point mga kapatid. All must die because of sin. Kahit gaano kahaba, gaano katagal, ang maging buhay mo dito sa lupa, mamamatay ka pa rin. Hindi tayo forever sa mundong ibabaw. But listen, those who walk with God, those who believe in God, like Enoch, will live forever. Mabubuhay sila ng panghabang panahon.